Maganda ba ako? Oo! Ano ba? Kamusta na kayong lahat? Alam nyo, nasa kanto na lang ang Pasko. 11 na. Ang Pasko ay para sa lahat. Para sa pamilya, para sa mga kaibigan, at higit sa lahat. Ang Pasko ay dapat may pagkain. La Fruc! By the way, mag-subscribe na kayo. And don't forget to hit the notification bell at i-share mo na ang word, okay? Maraming salamashte. Ngayon mga kaibigan, meron hong demand sa amin dahil sobrang hong ganda. Napakaganda ng kinalabasan at ang dami hong nagsabi sa akin na yung Asia's Female Best Chef ng 2016. Tuwan-tuwa ho sila dahil tinawag ko siyang Social Studies. Ako naman ang araling panlipunan. Walang iba kundi ang napakaganda at napakabait na si Miss Margarita Forrest. Ayan na po siya ulit, nagbalik! Ang saya, nandito na naman ako. Excited na nga ako dito eh. Curious ako. Okay. Ano ba ang reaction ng mga viewers mo nung episode natin last time? Ay, nako! Naloka sila. Dahil sabi nila, napakabait naman pala talaga wow. Yung Margarita. No? At saka, alam mo, kahit na sabihin natin na parang hindi, eh talaga naman palang totoong magkaibigan sila. Oo naman, no? Para kasi syempre, di ba? Alam mo we naman, go a long way yes. back. Yes, marami na kapag sabi na natutuwa sila doon sa recipe, nakatulong sa kanila yung mga tinuro mo, ginawa daw nila. Syempre, lahat ng mga tao natutuwa dahil ang sarap daw ng pagkain mo talaga. Actually, magka-25 years na ang Chico. Oh. So, yun talaga yung gusto kong i-share. Well, nagpapasalamat talaga ako sa kanilang lahat at na-appreciate nila yung na-share ko during that first episode. And sana, mas maging masaya pa sila today dahil mas marami pa tayong i-share. Maraming salamat sa kanilang lahat na dahil sa kanila, nakapagtagal kami ng ganito, no? Diba? At sana madami pang taon. Ay, oo, hindi imposible yun, Marlita. Dahil na ganito, di ba? 11 na ngayon, nasa kanto na lang ang Pasko, kumakaw na sa akin. Ano bang plano mo? Well, kailangan ma-share natin sa kanila na ang Christmas table nila, kailangan merong pasta. Ay. Dahil yun din ang nagpapa long, long, long lasting ng relationship ng families, ng friends. So, ano lulutuin mo? Hindi lang isa. Dalawa ang gagawin ko today. Ang penne al telepono. Oh, diba? As in, sikat yun, diba? Telepono. Hello? Margarita? Diba ganun? Gusto mo ikwento ko sa'yo muna bakit telepono? Meron akong Italian chef na habang ginagawa niya yung sauce niya, tomato, mozzarella, naiwan niya tapos bumagting ang telepono, sinagot niya muna yung tawag, hindi niya na-realize na tunaw na yung mozzarella sa kanyang sauce. Kaya naging parang mga telephone lines ang mozzarella pag natutunaw, di ba? Nagsistring siya. Nagsistring. Tapos, dahil sa telepono din, tinawag na lang niyang telepono. Pasta al telepono yung dish. Ang galing. So, yun ang isi-share ko. That's our gift to your viewers. Wow! Ang aming bestseller. Ang galing! Di ba? Ang pangalawa nating dish, ang kaibahan naman, kasi sa Italy, merong fresh pasta at merong dry. Meron lang akong surprise for you today. Aba, may surprise ka sa akin. Meron akong bit-bit. Tao. Tao? makakain ba ang tao? Hindi. Siya ang tutulong sa akin. Kilala ko ba to? Kilala mo naman, no? Kilala ko ba? Sige. Kasi nakita mong lumaki. Yeah. Ang aking inaanak. The first apo in our family. Raul Montano. Bukod sa malaki tayo ngayon. Sa pagkain mo. Masaya naman po. Busy lang po talaga. Ito narinig ko na engaged ka na. Opo. Diba? Wow, parang yung baby boy ko. Ano?
ng asawa lang. Ang bilis, ano, ng panahon, di ba? Oo. Pero napakagwapo pa rin ni Raul. Sobra, oo, anak. Eh, tsaka successful restauranteur na yan, Mary. Diba, may sarili na siyang restaurant. Made nice pala. Sabi ko, homemade, mali na naman ako. made nice pala. Paano nga yung sinasabi ng Tita Margarita mo na ikaw na yung nagkagano? Oh, so siyang magpapakita ng fresh. Dalawang ingredients lang po yung pasta. At gagamitin natin ang Tipo 00 flour. Pwede naman din ng all-purpose flour. Gagawa tayo ng maliit na well. So, papasokin natin sa gitna. Tatlong-itlong. Parang tangi-tatlong. Oo nga. Pero nga. Tapos kakaluna na natin. Tinitar lang. Pwede rin kamay yan, ha? Pwede rin kamay. Pwede rin kamay. Ganun-ganun lang. Ganun lang. Eh, ngayon yung marunong magluto. Napakahusay. So, ilan taon na yung restaurant mo ngayon? Nag-umpisa kami mga 5 years ago. Kaliwete ka pala. No? Talagang lahi. No? Nakalimutan ko, kaliwete pala siya. Lahi talaga ninyo ang magluto at may pagkain. Hindi namin alam yon, ha? Parang lumitaw lang siya in later time. Tingnan mo, third generation na yan. So, ilang pamilya ito na ganito ang ginagawa? Tatlo actually, di ba? Out of 5. Ang ate lang namin ang hindi nagluluto. Sa inyo, Mary, may nagluluto ba? Si Mary, yung puso namin kapatid. Oo. Oh. Nag-take din siya ng ano, culinary. Na, talaga? Mm-hmm. Tingnan mo naman ang kamay ni Raul. Actually, it's either magaling ang kamay mo gumawa ng pasta o hindi. Ako hindi ko kaya yan ng matagal. Ecography pala yan. Oo. Gusto niyo puso. Hindi na, yun na lang. Ang normal na pag ganyan-ganyan mo, eh yun, di ba? Okay yan. Oo, okay. Eh, pero pag may love, paano naman? Ha? Ganun. So, nakapikit ng konti. Nakapikit ng konti. Di ba? Nararamdaman mo yung consistency ng dough. Oh. Yan ang nahabol natin. Kanina, nung napansin nyo. Ano na yun? Dati, baby, kaya. They actually, ano siya, nagde-develop ng gluten. Nagde-develop tayo ng gluten. Okay. Ano yung gluten? Bakit may gluten ba? Hindi. Ang gluten, ma-explain Raul, kasi yan nag-aaral yan eh. Nag-cooking school, ako hindi ako nag-aaral. Well, so wheat flour ang ginagamit natin. So pag minamasahin natin at ito, pag mapupunit siyang ganito, tapos tinutupi natin at napipress, ang wheat flour nagde-develop ng gluten. Ito po yung alam niyo po na may development yung gluten. May pag ano may siya? Hatak na po yung dough. Ano ba ang elasticity sa Tagalog? Elasticity. Ay, parang ano yung rubber band. Alam mo yung elasticity? Dahil marami akong stress. Hindi elastic. Parang ko hindi elastic. Alam ko din yung elasticity. Diba yung elastic? Nakatawa lang. Mapapansin niyo, pag pinindot natin yung dough, aangat. Babalik siya. Shook. Ayan, alam na natin meron itong gluten. Pero ang hahabulin natin, dapat pagbalik niya, mabilis. So ito medyo mabagal pa, so habang kailangan siyang pagpahingahin. Meron na si Raul dito. Oo, meron tayo, tapos itong dalawa. Na nakapagpahinga na. Talagang gulong-gulo pa rin ako dun sa gluten. 12, 13. Okay. Bongga yun, diba? So, pagtapos na po kayo gumawa ng dough, pwede lang natin itabi. Kuha kayo ng plastic wrap. Ng konting cling wrap. O, cling wrap. Pwede din ziplock. Basta lang walang hangin. Ito, upisahan ko, isi-sheet. Gagamitin natin ng isang mattarello. Mattarello. Sa Italy, actually, dalawa ang purpose nito. Pang-rolyo ng dough. Okay. Or pag mga liwa ang asawa mo, ayun. Yan ang pangbatok ng mga misis sa Italy. Pukulong mo sa ulo nila. Mattarello is mattarello. Paano sa mga babaero? Kung wala silang mattarello. Pwede din kayo gumamit ng bote. Yung medyo mahaba naman na bote. Parang ganito. Pero hindi pwede yung quatro kanto. Hindi eh. Medyo mahirap yung quatro kanto. Kasi pok, pok, pok. Alam mo yan? Tinuro yan sa Italy raw, di ba? Ganito. Para kang sumasakay sa kabayo. Bend your knees. Push. Ano to galop? Galing sa balikat. So ito yung galloping. Oo. Huwag ka magka-drop. Ganyan ang movement. Sabi nga nila, yung mga babaeng ikakasal sa Italy, tinuturoan ng mother-in-law kung paano gumawa ng pasta kasi hindi niya papayagang mag-asawa yung anak niyang lalaki dito sa babae kung hindi daw marunong gumawa ng pasta. So, kailangan bilog ang labas ng dough. So, if you do not know how lucky, to do a dough, don't marry. Oh. Matindi pa lang requirement before you say I do.
I do. Sa Italy, yes. Yes. Bilog yung kay Rao. So, swear na yan. Ikakasal na yan. Asawa na kasi itong batang to eh. Alam mo, nagtrabaho yan kasi sa isang restaurant sa California. Na ang specialty nila talaga, fresh pasta. Kaya doon siya natuto. Okay, kami wala ka na. Salamat, salamat. Habang pinapanipis pa ni Raul ang kanyang fresh pasta, ako naman ay gagawa ng dry pasta. Ako, ganun pala ang pasta. No? Parang ano din, parang buhok, di ba? Wet and dry, di ba? Parang fresh palengke. And dry. Yes, parang palengke, wet market, dry market. Oh, ganun. Parang skin, di ba? Wet skin, fresh, dry skin, dry fresh. Skin. So, ituturo ko na ang basics ng paggawa okay. ng pasta. Pinaka-importante, ang tubig ay kumukulo ng talagang bongga. Yes. Bongga. Okay? Number two, kailangan ang ating sea salt. Ang importante sa paggawa ng pasta, tiny. Okay? So, as in, naglagay na ako ha, huwag matakot ha. Kasi akala nila, wow, sobrang alat naman yan, ang daming asin. Pero kailangan maraming asin dahil sa ang tubig ay kailangan. Ang lasa niya ay kagaya ng lasa ng tubig ng dagat. Yun ang gauge mo. Ang gusto ko rin, actually, na maipahiwatig sa kanila ang tamang paggawa ng pasta kasi parang yan ang mission ko sa buhay. Eh. Parang sana pagluto nilang spaghetti sa bahay, para na rin silang nasa Italy maggawa ng spaghetti. Oo. So, ay, kamote. Malagyan mo. Ito na ako. Oo. Susuklito. Ito na. This is penne. Ibang hugis to. Iba sa spaghetti. Ano naman siya? Parang macaroni mahaba na matulis ang dulo. Parang sa buhok to? Hindi, pang salad. Gawang Pinoy to, ah. Parang sa buhok. Pero parang paineta. Oo. Diba? Oo. Pag bumaba yung pagkulo ng tubig, takpan mo muna para bumalik yung vigorous boiling. Vigorous boiling. Tapos, pag kumukulo na siya ulit, pwede mo nang tanggalin yung takip. Patama kami yung mga Italiano na yun. Talaga? Oo. Sige na ako lang sa Italiano mong sabihin. Para kinukulit ako sa Fai bolire l'acqua. Ay, you have to make the water boil. Ayan nyo yun. Diba? Huwag kayon, diba? Okay, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Kumukulo lang mo dyan sana. Stumble. Oo, ka bulo. Lakwa e bolente. Ayan, mo. Okay, ayan na. Tanggalan natin yung takip. Ayan, bongga na. Ayan na. Ayan na, oh. So, nagigising na ang pasta. Isang ganun lang. Hindi, kaya. Parang kaya na. Nawawala ang memory ko. Hindi, kaya mo. Hindi, parang hindi dumikit-dikit. Kaya mo. Okay. Italian. Okay. Per fare watchere la pasta. Oh. Bene. Devi fare un così e poi si può lasciare volente. Tapos ito, may tuturo ako sa iyo ha. Mary, meron ang italyanang signora na nagturo sa akin. Sinabi niya, habang kumukulo siya, pwede ka mag-finish. Kasi ang steam ng semolina flour is good for opening your pores. Okay. Ikaw naman. Ikaw talaga, mag-pour sa mukha. O hindi ba double purpose, nagluluto ka pero nakakapag-facial ka. O naiiba ang Italian cooking. Hindi ba masarap? Parang na nagpaano, punta sa kay Doktora. O pwede, yes. Pero kasi kaya kung gusto siya nag-Italia, akala ng mga tao, nagkakaintindihan kami. So, saan na rin ako, di ba? Tapos, isang tip. Papasahin mo yung instructions dito sa likod ng bag. Yun ang guide. Sundin ang pack, kahit na yung gawang local, meron niyang instruction sa likod. Ang nagagalit na si Raul yan. Sorry. Naiinit ko si Raul. Ang laki na! O, tingnan mo naman. Di ba? Malapit na to. Ito naman. Okay, kailangan ko na doon yung sauce ha. Kasi I only have 3 minutes left. Okay. Ang galing. Ano nga Raul? Ang nipis! Yan ang labor of love. Okay, first ingredient. Sauce. Tomato sauce. Tomato? So ito, kamatis lang galing sa palengke. Ginisa lang siya na may konting olive oil at saka bawang na pinitpit lang yung buong clove ng bawang. 3 kilong kamatis nagiging? Mga almost 2 na lang. Kasi syempre nawawala na yung tubig, di ba? Nag-ano na siya, natutuyo ng konti. Lagyan natin ng gatas na makapal, cream. Cooking cream. Sandali, ito so, ang taste na natin. Ang kailangan sa pasta is al dente.
Dente is ngipin. So dapat to the tooth. In other words, pag kinagat mo, may kagat pa siya ng konti. So ito, so to the matigas pa. Matigas pa. May puti pa siya dyan sa gitna. So kailangan. So konti pa. Tapos maglagay tayo ng konting butter. Butter. Tapos pwede rin lagyan ng kaunting olive oil. And then next na yung magpapalabas ng telephone strings. Ito, may mozzarella tayo. Magalita sa kanya yung magawa ni Raul. Yun na nga, tingnan mo. Oh, wow. Ano na siya talagang, parang sunset na. Oh, ang laki. Ano yung papanghang? Oo, kasi kailangan may konting spice. Parang love din yan, di ba? Oo nga. Konting chili flakes. Ginandahan lang yung spice. Oh. Pwede sa kaawa yun. Tapos, oo nga, tama ka. Pero dapat nakasmile ka kahit nakikipag-away ka. Oh. Kasi alam nyo, eto na. Saan ka lang dudugo ang puso mo? Okay. Kaya ka mo nalalaman, hindi si Buyas ko yun. Di ba gano'n? Ala, ayan na, lumalabas na ang katotohanan. Oh, ito, a secret. Ito ay nutmeg. Nutmeg? In Italian, noce moscata. Pag fresh yung pagka-grape, yung grape. Iba yung amuyin mo. Oo nga. Diba? Di ba? Siya amoy gamot. Hindi naman amoy gamot. Actually, ang nutmeg is a spice pang Pasko talaga. Perfectly al dente na ito. Al dente. Kahit hindi ko natikman, nakikita ko na yan. Ayan na, alam niya. Perfect na siya. Yung tubig, huwag natin itatapon. Ang pasta water. Okay, ito na, may mozzarella na to. Ayan ang telepono, ayan. Dadagdagan natin ng, again, the last mozzarella para mag-string siya ulit. At saka, dahil love ko rin ang Filipino ingredients, meron kesong puti. I love kesong puti. Ayan! Oo. Tulungan mo ako magpunit-punit ng basilico. Oo, sige. Basil leaves, amoy mo. Kasi okay. Ako pinatagalo mo kung basil na sinabi mo, nagkaitubyan ka lang. You know, pero, English. Actually, pag ginamitan mo to ng kuchillo, ang problema is, nangingitim. Ay, ang basil. Dahil yung interaction ng bakal at saka ng kuchillo, nangingitim siya. Ang nangyayari, habang ginaganito mo siya, ang nangingitim ay ang pagkukubo. Nagot ka. Ay, nagot ako. Talaga? Oo, nail brush. Bakit ang gawin ko to? Kailangan ka na kamargarita. Pagkain din, kailangan meron siyang garnish. Ang garnish is yung munting dekorasyon sa gitna ng plato ito para palamuti. Para gumanda yung plato, tapos para alam mo rin kung ano yung mga sangkap na nasa loob. Ang ating parmesan. Kasi ang parmesan maganda talaga pag freshly grated. Last but not least, Raul, can you please help me with a peppermint? Peppermint. Ang panggadgad ng diba, ang hirit yung paminta. Yung favorite kitchen tool ko kasi yan eh. Alam ko, sinabi mo yun last time, di ba? Okay, ang best seller ng Kikibo, pasta! Pwede yung telepono. Napakagaling mo talaga. Napakagaling. Okay. Anong ibig sabihin ng mga pabalot-balot na ito? Inatakpan lang natin yung dough kasi pag iniiwan mong nakabukas, magde-develop siya ng balat. Nahihirapan tayo, magka-crack siya. Tsaka mahirap na siya gawin pasta. Natutuyo kasi pag nahanginan. Ang ginawa ko lang, pinamipasan ko lang yung dough. Nakikita mo yung kahoy sa ilalim. Dapat ganyan, yun ang inahabol natin. Pag ganyan kanipis na siya, pwede na po siya. See-through. Ang sauce natin is pork and beef ragu from Chino. Yes. No? Ang tansya ng pasta, ang haba ng kamay ko. So, umpisa dito, hanggang mga dito lang. Ilang haba nakakabulan natin sa pasta. Pag ganyan kalapad ko siya, pwede na natin gamitin niya pang pasta. Gawin natin dalawang klase. Gagamitin ko kuchillo para pag wala kayong rolling pin na ganito, actually rolling pin to ni Tita Margarita, napakaganda. Galing sa Italy, brass siya. Pinapantay niya para pagputol, pare-pareho ang haba. Tapos itong na tinatanggal ko, pwede nyo din gawin for the next day, ang tawag dito, matagliati. Tagliati is sliced. Mal is bad in Italian. So, badly cut. Ibig sabihin, iba-ibang hugis lang. Para hindi masayang yung pasta. Oo, walang sayang. Ito na yung matagliati natin. Pwede natin itabi sa freezer. Lalagyan lang natin ng konting flour para hindi siya dumikit. Pero ganoon lang yan. Kahit anong ragu, pwede din cream sauce. Pwede din ilagay sa chicken noodle soup. So mga anak, eto pa naman sinasabi niya tungkol dito. Eh meron pala itong silbi. Oo, retarantaso lang yan. Ang importante, diretso sa freezer. 3 months po ito tatagal. So, okay lang kung hindi niya maluto ka agad.
Basta frozen, di siya masisira. Safe. Onting pressure. Oh, ito na, magic trick ni Raul. Lang yan. Ito tapos na. Tapos idadaan mo lang. Dito ka manonood sa kaliwa o sa kanan. Dapat sinusunod mo lang yung dulo ng hiniwa mo pasta dough. Ganito. Pwede na ako mag-retire. Ang galing ng aking inaanak. Ayan, kapag yung flour, tapos yan. Ayan, patul na, di ba? Nakakita ko lang to. Ito po siya, oh. Pag canopy, pagkaganda, pwede rin gawing hikaw. Ang galing talaga ni Raul, oh. Oo. Para konti. Ayan na! So, pag wala kayong rolling pin, pwede rin kayo gumamit ng kutsilyo. Ang gagawin nyo lang, konting flour. Kung meron kayong semolina, pwede din yan. Ang semolina, harina ng mais. Oo. So, ang gagawin natin, tutupi lang natin to. Ganyan. Huwag mo i-press ha, kasi kung ibigayin nyo, didikit siya. Ito tapos na. Kinakamay lang natin. Ito yung mahirap. Actually, nakatakatag ko kasi, hindi ko ito ginagawa. Ito na ang magic trick number 2 ni Raul. Sige mo na lang, mambo number 5. Yun, ma. Yung pinaka-traditional na way ang nagawa. Oh, diba? Ang galing! Ang galing na galing! Ang galing na, pwede na, again, sa freezer, meron na tayong tagliatelle na gawa na. Ayan! Ginawa ko na ito sa restaurant namin ng Meat Nice. Tagliatelle pang ragul. Ito, Ludina, no? Frozen lang siya. At ito naman, di ba yung pasta natin na ginawa kanina, 9 minutes ang pagkaluto. Ito, wala pang tatlo. Tatlo. 3 minutes lang. So, pagkita na natin. So, ngayon, ito, gawa na. At hindi sa doon, gawa na din. Ito gagawin ni Raul. Kaya, magbaback-to-back tandem ang magdina. So, papakulo lang natin yung tubig. Maalat na siya parang dagat, di ba? Biro nyo, the same water. Iinitin din natin yung sauce. Ayan na yung ating meat sauce, ang ragu. Actually, parang spaghetti sauce lang natin dito. Hindi pag gumagawa tayo yung meat sauce. Kinahaluan lang natin ang hotdog tayo, di ba? Ayan, kumukulo na. Kumukulo na. Mabilis na. So, pag dapat medyo mainit na or painit na yung sauce nyo bago nyo ilubog yung pasta kasi nga wala pang 2 minuto, 3 minuto tapos na ito. Wow! Basta. Tapos, pag hinulog mo yung fresh pasta mo, gusto mo lang i-stir ng konti para yung balot niya hindi siya dumidikit-dikit. Alam mo, amazed ako dito sa mga ginawa niya yung magdina. So, sa inyong Christmas table, ano kaya ang gagawin mo? Fresh or dry? Ay, naku, order! Or order as in no, I know. Okay! Ayan na. Tingnan mo ang technique ni Raul. Okay? Ayan na. Ayan na si Raul. Ito na po yung pasta. Tapos na. Wow, ayan na siya. Tingnan mo naman. So, ihahalo lang nila. Ihahalo lang. At saka tingnan nyo ha, tayo kasi sanay tayo na kumain ng spaghetti na parang wow, ang dami-daming sauce, di ba? Pero sa Italy, gusto nila nalalasahan mo yung pasta just as much as the sapo. Ito na yung mambo number 5 natin. Ganun lang. Okay. Ito, kasi kanina pa natin naluto, gigisingin natin ito with pasta water. Para mabalik siya sa lapot kanina. Gigising-gisingin mo. Kasi kanina, lumagkit na, di ba? So, just a little pasta water, nabubuhay na naman ang pasta. Keso. Yahoo! Wow! You're so good! Galing-galing mo na! Raul! Akin din, lagyan mo na. Oh, sige! Maraming salamat! Ganun lang alam ko. Umuali mo talang nila mo. Konting blush on. Konting olive oil. Konting blush on, di ba? Nakalimutan din natin ilagay yung butter, pero kung gusto niyo... Hindi, sa taas na. Oh, okay. Pwede. Pwede din yan. Oo. Iba rin itong butter ko. No, may dip. No? Oo. And at mana sa ninang. Oo. At saka siyempre sa nanay at tate din. Family affair talaga. Di ba? Okay, eto na ang magninang hinahanda ng aming kakainitin. Hindi ba? Eh, totoo pa lang ang pasta ay may pwedeng fresh or dry. Pwede natin gawin ito sa ating mga kusina sa bahay. O ayan, galing na yan sa mga social studies ha, kaya tayo mga analig panlipunan, alam niyo na gagawa kayo ng way niya para magawa nito at napakasarap. Hindi ba nakakatuwa dahil hindi sila maramot? Si Nier ang magminang sa atin ang kanilang totoong recipe.
Hindi, oh, nag-appear pa, di ba? Eh, halika na, tikman na natin to. Game! Okay! Raul, fresh daw muna. Sige. Ayan. Okay. Mas nagyan ko pa na ng konting keso para maganda tingnan. Huwag mong puputuli ng noodles. Yes! Ay, huwag mong puputuli. Masisira ang noodles. Masisira. Okay. It twirl. It twirl. Ayan. Oh, yeah. Hindi naman mahirap, di ba? Pag pinutol mo, tsugi ang long life. Ang sarap mo yan. Hindi ko na makilakampihan itong batang to. At saka hindi ko umukaibigan ko si Margarita. Alam niyo po, masarap po talaga. So lahat ng pagmamahal ni Raul nandyan? Oo, okay. Iba talaga pag may kasamang love. Yan ang totoo, maingit kayo sa akin. Ayan na. Game ako rin. Mm-mm. Okay, Ma'am Margarita naman. Ma'am, bakit ba? Margarita lang. Oo. Oh. Ikaw pala ba? Ikaw talaga. Lagyan mo rin ng keso yung Margarita. Ayan. Okay. Oo, maraming salamat. Napaka-bless ko naman. Sinabi ko naman, Pasko na yung Pasko eh. Nagpagaling kayong magbilang. Magpapasko na, 14 days na lang. So, bigyan natin sila ng love. Ito po ang telepono ni Margarita na laging ready to sa Chico. At yung gayra ulito naman po sa Babe Nice. Ah, pumunta ko kayo doon at hanapin itong bata ko. Napakahusay po talaga. At saka yung partner ko din po, si Jack. Siya po yung head chef namin sa Made Nice. At saka pwede niyong panuorin si Rao na gumagawa ng pasta sa taas. Kasi yan ang favorite activity niya araw-araw. O dahil sa ang husay-husay ninyo, ano pa ba? Meron pa ba kayong mga wish ngayong Pasko darating? I guess wish ko lang na magkaka-celebrate yung mga pamilya. No? Kasi habang panahon ng pandemya, medyo mahirap na hindi tayo makaka-gather. So, wala lang, para lang at least kung hindi physically together, di ba? Pwede din Zoom with good food, no? Yun lang. Natutuwa naman ako sa mga salita mo, parang nung bata mo, nung hindi ka pa marunong magsalita ng ganyan. Ayan, marunong ka na magsasagot-sagot ko. Ano nung tanong ko, nasasagot mo. Nakakatuwa magkita ikaw. Ano pa ba ang wish mo ngayong Pasko? Actually, pareho rin ang wish ko. Actually, na makaahon na tayo dito sa pagsusubok na to. Dahil ang tagal na, di ba? At nakikita na rin natin na parang bumubukas na rin ang ekonomiya. At least, ang mga bata nakalabas na. Sobrang saya namin dahil ang Chipo, for example, talagang family brand. Ngayon, may pamilya na lumalabas. Sana tuloy-tuloy na to. At sana wala nang magkasakit. At talagang makaahon na tayo dito sa Pilipinas. Tsaka lahat ng families, be happy na, be together, di ba? Life is short. Life is short. Tama yun. Ikaw naman, Maria, ano ang wish mo? Yung kagaya ng sinabi ninyo, kasi alam mo, ang tagal na panahon para sa mga tao mahihirap ang pakiramdam nila. Lalo sila naghihirap. Hindi lang sa pera yun eh. Yung sa pakiramdam, yung mga tatay, yung mga nanay, na hindi sila makapagtrabaho, ano ipapakain sa pamilya? Yung ganong klase, kaya parang nagdurugo din yung puso ko para sa kanila dahil pinagdaanan ko yan eh, pinagdaanan ko yung hirap. Kaya para sa inyong lahat, huwag mo tayong mawala ng pag-asa, may Diyos. May Diyos po. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo. Totoo talaga. Totoo yan. Nandito tayong lahat para sa kanila. Kaya mula po sa amin tatlo, si Margarita, ako at si Raulito, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Mahal namin kayo. Nagustuhan niyo mo ba ang aming episode ngayon? O i-like at i-share mo na itong video na to. Ano pa bang gusto niyo mapanood o malaman dito sa ating itahanan? Comments below. Joy kayong lahat dito ha. Subscribe na kayo. Maraming salamat. Get up. Ooh, what a beautiful.